Hi guys, welcome to more vlog. So guys, ngayon meron lang akong kukwento sa inyo guys. Grabe yung eyebag ko, nakikita ba? Diba? So ito yung aking mga starter guys. Rilla Kuma, si Lilo and Stitch. Tapos ito yung pinakamatagal ko ng starter guys, si Aero. Ito si Aero. Si Aero since ano to eh, 2010 si Aero. Ang cute nila, diba? So, ang sasarap, guys, kasing kayakap nila sa gabi. Diba? Kasi yung tela nila, nakikita nyo yung tela. Ayun, yung pinaka-ano niya, talagang maganda, tsaka hindi siya nakakahila, hindi siya mabaluhibong mga, ano, ginagawa ko silang unan, guys. Yan, si Aero. Ito si Aero yung pinaka-matagal. Yan. Kasi itong dalawang to, mga bago lang to. Medyo bago lang sila. Pero si Aero, 2007. 2010, ganun si Aero. Ayan. So, kamusta naman ang gabi nyo, guys? Kamusta kayo? So, guys, mag-ingat nga pala tayo, guys, ha? Dahil kasi nga, ayun, yung Taal, Bulkang Taal, guys, sobrang medyo nag-aalboroto natin yung, ano, Bulkang Taal. Tapos, guys, doon sa probinsya, isa sa probinsya, guys, nakakita sila ng, ano, yung isda na... Ang tatawag doon, orfish ba yung tawag doon, hindi ako nagkakamali. So guys, yung orfish na yun, na isda na yun, na malaking-malaki, ayun yung nasa ilalim siya guys, ng mga, nasa ilalim siya ng dagat guys. So yung orfish na yun, pag once na yung isda na yun, na nakita na lumutang na at umano na sa dalampasiga natin guys, yun yung delikado guys, kasi sabi nung iba, pag once na lumabas doon yung orfish na yun, guys, meron doon banta ng lindol. So, guys, so, mag-ingat lang tayo, guys, no, sa mga lalabas dyan, yung mga papalok sa opisina, yung mga nasa school, o saan man, sa mga trabaho-trabaho nyo. So, dobi ingat tayo, guys, maging alerto tayo, at bago tayo pumasok, guys, siguraduhin nyo magbasa kayo ng Bible nyo muna, at manalangin tayo, guys, ha? So, yun lang, guys. So, iba na talaga yung nangyari sa mundo natin. Puros kalamidad na, guys. Kalamidad, may lindol, may bagyo, diba? Iba-iba na, guys, talaga. May sunog, diba? Sobrang nakakatakot na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin, sa buong mundo. Hindi lang pala sa bansa natin, okay? So, yun lang yung masasabi ko mga kwento ko nga, guys. Kasi nga, yun na si Rudy Baldwin. Pakilala na si Rudy Baldwin, yung nahuhula. So, hindi naman masama na maniwala tayo sa kanya, guys. So, maging alerto lang tayo. Nagbibigay lang naman siya ng babala. Hindi ba? Nagbibigay siya ng babala sa atin na maging maingat tayo. Diba? So, magdasal tayo sa araw-araw, guys. No? So, yun. So, yun lang yung masasabi ko ngayon, guys. So, ang sakit na ng mata ko. Pagod na ako, guys. Kayakap ko, kapit. So, ang lamig na yun, kayakap ko sila, tatlo. Sama-sama kami, guys. So, yun na nga, guys. So, napagod ako ng bongga-bongga dahil ang dami namin pinamili kanina. So, nag-stock na kami ng mga canned goods, guys. Then, syempre, in case of emergency, tapos tubig. Yun nga, tubig, guys. Nag-stock na rin kami ng tubig. Tapos, kandila, flashlight, gamot, guys, bigas, di ba? So, in case na may mangyari, guys, na hindi natin inaasahan, mga kalamidad, naka-ready tayo, guys. Tapos, yung mga flashlight, tapos power bank, guys, bumili kayo nun. Tapos, yun. Tapos, meron na rin kami mga, ano dito, electric, mga, ano tawag dito, rechargeable na pan. Tapos, yun nga, yung... Lutuan guys, no, pag nawala ng ano electricity. Tapos meron namin kaming stock na, meron na rin kaming baterya ng ano sasakyan guys in case na mawalan nga ng kuryente. At makakapagamit pa tayo ng mga radio, two-way radio. 'Yun, importante 'yang mga 'yan guys, dahil kasi pag nawala tayo ng communication, nawala ng power, wala ng ano mga cellphone natin, sa two-way radio pwede tayo mag-usap-usap guys. No, hindi mawawala sa amin yung two-way radio talaga. Dahil noon pa yan, noon pa kami guys nag-i-invest siya sa two-way radio. Yun.
sobrang pagod na pagod na yung mata ko, guys. Nipikit na yung mata ko. Sakit na mata ko. So, yun nga, pagod na pagod tayo kasi ang dami natin pinuntahan. Tapos, umulan pa ng napakalakas kanina. Grabe yung ulan kanina, guys, no, umulan. Oo, dahil sa tricycle nga lang ako kanina, guys, dahil kasi namili kami. So, hindi naman pwede sa motor yung angkas lahat yung mga pinamili namin. Ayun, tapos, yung ano nga, basang-basa nga ako, guys, kasi sa likod ako ng tricycle sumakay. Oo, dahil kasi lahat ng pinamili namin nasakop ng tricycle yung sa loob. Yun, tapos yung tatlong bigas na binili namin, tatlong pack na bigas na binili namin, muntik na mabasa, guys. Tapos ito namang driver, ang kulit lang yung driver, sabi, hindi po mababasa, eh, Diyos ko, pabira. Lumakas yung ulan. Tapos buti na lang, may trapal pala siya, na pwedeng iharang dun sa bigas na binili ko. Diba? So, yun, nagpakabasa muna ako para nga ayusin yung bigas. Bigla na lang niya sinalpak doon, di man lang niya naisip na, diba, yung mga, ano, binili ko mababasa. Ayun, so, inayos ko pa, doon kami sa papasok ng village, inayos ko pa yung bigas para hindi mabasa. Eh, meron pa pala siyang isang trapal doon. Buti naisip niya na ilagay doon, pabira si Kuya. So, nakamagkanong tip din si Kuya, binigyan ko ng 100 pesos, eh, napakalapit lang. Tapos, inagdagan pa nga ni Ed ng, ano, naka 150, so, boundary na agad si Kuya, diba? So, ayan. So, ganun, yun lang yung mga kwento natin ngayong gabi. So, nakikita nyo ba yung picture? Ang ganda nga sa picture, no? So, yun. So, nandito tayo sa, ano, ito yung kakaayos ko ng kwarto. So, mag-aayos pa ako dito sa kwarto na to kasi gagawin ko siyang, ano, yun, gagawin ko siyang tambayan, guys, pag, diba, gusto ko mapag-isa, dito lang ako. Ganun. So, yun lang. So, mag-iingat tayong lahat, guys, ha? Ingat kayo. Mag-ready na kayo ng mga pagkain nyo. Ready na kayo ng mga pagkain nyo, guys. No, para in case of emergency, meron kayong makakain. Diba, at panalangin natin na na umayos na yung mundo natin. Dahil kasi nga talaga hindi na maganda yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Dapat maging maayos na tayo, diba? Maging mabait na tayo sa mga kapwa natin, diba? Tigilan nyo na yung mga hindi magagandang gawain, diba? Pakisihan nyo na yung mga kasalanan ng ginagawa. Hanggat maaga pa, diba? Hanggat maaga pa magsisi na kayo, guys. Kasi bago maging huli yung lahat, diba na pag nag-rapture, alam mo ba yung rapture, guys? Diba dahil pag nag-rapture, diba, ba iiwanan kayo? No, pag nag-rapture na, wala nang bawian yun. No, tanggapin nyo na yung Diyos sa puso nyo, sa buhay nyo, tanggapin nyo na siya. Kung hindi pa kayo nagsisisi, hindi nyo pata tinatanggap din ng Diyos nyo na tagapagligtas nyo, eh, tanggapin nyo na siya, guys, ng buong buo. No, dahil wala namang mawawala sa inyo pag ginawa nyo yun, diba? Saka tigilan nyo na yung mga ginagawa nyo na kung meron mga yung ginagawa na hindi maganda sa kapwa nyo, tigilan nyo na yun. No, pagsisihan nyo na lahat ng mga kasalanan nyo. Yung lahat ng mga nagawa nyo hindi maganda. Diba? Dahil kasi ang buhay na isang tao, isang pitik lang yan. Diba? Pwede kang mawala sa mundo. Pero pag nawala ka sa mundo, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Hindi mo alam kung sa langit ka ba, sa impyerno ka tutungo, diba? Dalawa lang naman yung pupuntahan mo kung saan mo. Diba? Kaya dapat ngayon pa lang isisisi na kayo ng kasalanan nyo. Kaya masyadong mapanghusga sa kapwa nyo, diba? So yun. So hindi ako nagmamalinis, guys, no? Hindi ako nagmamalinis na ako wala akong kasalanan. So, ako makasalanan din tayo. Wala namang malinis na tao, guys. Lahat tayo makasalanan. Pero, lahat ng mga nagawa natin hindi maganda sa kapwa natin, pinagsisiyan na natin yun at pinagbayaran na natin yung iba dun. So, sa mga hindi pa, sa mga kakilala ko hindi pa nagbabago, no? Sa mga kakilala ko, kamag-anak ko, na hindi pa nila sinasabi kung ano yung, di ba yung kasalanan yung nagawa doon sa taong yun? Na mag-confess kayo ng kasalanan nito sa napagkawan nyo ng kasalanan. Diba?
Kasi hanggat hindi nyo ginagawa na magsisi na kasalanan nyo, hindi kayo ligtas, guys. Hindi kayo ligtas. Na, hindi kayo ligtas. Pag kung sa nag-rapture na, may iiwanan talaga kayo. So, hindi ko sinasabi na, ano, dahil kasi ako tinanggap ko ng Diyos sa buhay ko. So, lahat ng mga kasalanan ko, pinagsisiyan ko na. Diba? Kahit hindi ko kasalanan, mga nakagawa sa akin ng hindi maganda, itatawad ko na sila. Dahil hindi naman ako yung magdadala kasi nun, diba? Tsaka ayoko na meron akong dalim na ganyan, diba? Gusto ko malinis yung puso ko, diba? Gusto ko lahat pinatawad ko, diba? So, meron akong ibang kakilala na gusto ko na, ano, na kausapin siya, pero hindi natin, wala tayong way para makausap siya, diba? Oo, sana, di ba, maisip niya at ma-realize niya, di ba, na makapagpatawaran na, di ba, ganun. Di ba, sana maisip niya na one day, tumawag siya sa akin, di ba, no, kung galit na galit pa rin siya sa akin, di ba, sana, ano, magpatawaran na, dahil kasi matagal na naman kasi nangyari yun. Diba? Tsaka, hindi naman natin gusto yun na mangyari yun. Diba? Tsaka, napakatagal na, ilang taon na yung nakalipas. Dahil kasi, masaya na rin naman din siya sa buhay niya. Diba? So, magpatawaran na. So, yun na yun. Kaya wala, magkaroon ng ano. So, yun lang guys, yung mga kwento natin, diba? So, ito na naman yung ating usap tayo, part 3, diba? So, yun na guys. So, good evening sa inyo lahat dyan, mga tropang kapatay gutom. Mga tropang patay gutom, mga kapatay gutom na tropa natin dyan. Mag-comment kayo guys kung ano ba gusto nyong mangyari sa buhay natin. Mag-comment lang kayo. Kayo may yung mag-comment guys, just comment, give me a comment. Diba guys, please lang. Para alam naman natin na may mga nanonood talaga sa akin na, diba, interesado. Gusto ko lang malaman yung gano'n, di ba? Interesado kong malood sa akin, sa vlog ko, yan. Ito nga, dito nga yung Bible ko, guys. So, dito na ako nagbabasa. Dito na ako nagbabasa ng Bible, guys. Dito sa room na to. Para meron tayong ilaw, guys. So, pagod na ako, parang antok na ako. Sige guys, hanggang dito na lang ang pagbabablog ni Amor Vlogs. Babu, mga kapatay gutom. Babu.